kaibon, bali ngayon ang gagawin natin ay papakita ko kung paano linisin ang nest box. After kasi ng breeding season, so pag malalaki na yung inakay, kailangan na linisin yung nest box para preparation for next breeding. So ito ang kailangan natin gamitin. So ito ang aking ginagamit, yung pang spray. Then itong zero mite. Ito kasi ginagamit ko lang naman to pag i-disinfect yung loob ng nest box kasi marami siyang hanep o flies o flea. Yan. So yun yung kuto na pumapasok sa balahibo ng ating mga alaga. So ito yung dami na ito, depende sa inyo. Ito kasi kahit konti lang ito, malakas na yan para sa ibon kasi napakaliit na naman. Compare mo naman sa manok, na talagang malaki at kailangan ilulog. So guys, update lang. Bali sa isang sachet na ganito ang ginagawa ko. Dinidissolve ko siya sa 1 liter na 1 liter gallon na ganito. Sa isang sachet. So ito, papakita ko kung paano nililinis yung nest box pagkatapos ng nesting and ng hatching ng mga inakay. So malalaki na sila, nababa na at nakain na. So kailangan natin linisin yung nest box kasi maraming namuong dumi ng inakay tapos kusot na mga nabuo. So kailangan tanggalin yun guys. Itong itura. So bago siya lagyan ulit ng bago, so lilinisin natin yan. Then pagka natanggal na, patutuyuin ng mga ilang oras bago lalagyan ng bagong kusot ulit. So para ma-maintain natin yung malinis, paglagay natin ng bagong kusot, so pre-prepare kasi natin yan para sa susunod na nesting nila. So mga ilang linggo na lang, mag-iitlog na naman uli yan dahil nakain na yung mga inakay. So pag marunong na kumain, iiwalay na natin yan. So guys, yung akin kasing nest box ay nasa loob. Ang breeder cage kasi ito. So ginawa ko, tinanggal ko muna para mas madali siyang malinisan. So ayan. So ayan guys, ginaba na natin yung nest box. So lilinisin na natin siya. Nagawa ko ng plastic ako. So ginagawa ko to para yung susunod na breeding nila. So iwas bacteria din. Palinis din yung mga inakay. Kasi merong mga inahin na yung mga pair na mahilig magpasa ng kusot. So yung inakay napakadumi. Yan guys, so kailangan natin kuskusin. So gumamit lang ako ng kaperasong kahoy. So para makuskus yung loob. Kasi tumikit na yung kusot na basa. Tsaka yung mga ipot nila. So ito na yung huli. Huling nakuha ko dun sa box. So guys, ayun. So nalinis na natin yung nest box, pinakaloob.
So kailangan natin yun ang sprayan gamit tong ceramide na pinimplan natin. So ganyan lang, sprayan nyo lang yung loob. Walang problema, ang basang-basa, mas maganda. So lahat, ibabaw, yung labas. Bali, pagkatapos natin yung sprayan, ayan, yung loob, pati yung labas. Lalim, siguran yung harap. So ibibilad natin to sa init. So yun, next na. So, mas magandang basang-basa siya. Guys, ito palang ceramide. Maganda to. Ito ang ginagamit ko sa paiwas langgam sa inakay. So, pag na-spray na, ganyan na. Basang-basa na siya. Next process niyan, ibibilad na namin yan hanggang sa matuyo. So, update. Babalikan ko kayo para sa last update. So, ayan, ibibilad natin. Siguro mga 10 minutes. Tapos babalikan natin. So guys, ito okay na. Napainitan na natin. So tuyo na. Nagpulpos na yung mga gabok sa loob. So lalagyan na natin ang kusot. So yung kusot, nasa inyo lang kung kano karami. Kasi merong pair na nag-itlog na inaalis yung kusot. So may mga ganun na rin akong pares. So malimit, inalagay ko rito dalawang takot. Okay na yan. Iba naman, mga makapal yung bedding kung tawagin. Sa akin mga 2 inch or dalawang takot, okay na yung ganito. Ayan, okay na yan. Ang purpose lang ng mga sinong kusot pag dumumi yung mga inakay, patingin laglag na na sinubok, isa nakadikit sa tunga, yun, natatanggal nun pag dumikit dun sa kusot. So yan, lalagay na natin. So ayan yung loob. So para sa akin, okay na to. Kasi yung iba naglalagay, mga palimbedi. So ito, okay na to. Yung iba naman, ang pag walang kusot, ang nilalagay yung pera-pera sa papel. Pwede rin yun. Basta nag-absorb siya ng dumi, ng poop ng ipot. O kaya nakakatanggal siya ng mga dumi sa mukha ng sa tuka. Sa mga sinubo ng nanay. Okay. So, babalik na natin yung box. So, ayan guys. Ibinalik na natin yung ating nest box ng breeder. So kung mapapansin nyo, pag ibinalik na yan, hindi yan kaagad papasok sa loob. Kasi yung amoy ng nest box, hindi ganun familiar sa kanila. So bago yan, mapapansin nyo, hindi kaagad papasok yung hen. Lalo yung inakay, hindi rin niya papasok. Yan na lang yan, kakain na lang yan. So ang purpose nung diyan natin tinanggal, para sa next breeding nila, malinis yung nest box, magkakaroon ng itlog yan. So pag marunong na kumain lahat, iiwalay na natin yan para makapag-meeting na uli yung pair. Makapag-proceed uli tayo ng next breeding. So guys, kung bago ko sa channel ko, check mo lang yung mga videos na paano mag-handfeed, paano mag-alaga ng ibon. So, update lang mga kaibon. Sa mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At mag-subscribe na kayo at mag-like. Salamat!